check the mic and make sure it sound right, boys. Gagamitan natin ang petroleum jerry. Gagamitan natin ang petroleum. Gagamitan natin ang petroleum jelly. Vaseline. So tinuro to sa TJT. Hawak mo ba tayo? So ito yung tea bag, no? Day, ano na to? Day, ilang araw na to? May limang araw na namin tong ginagamot. Wala na yung paga niya. Hindi na din siya umiika. Konti na lang. Dapat to binabrush eh. So ito yung petroleum jelly. Medyo mainit to pag nilagay mo. Yan. Hindi siya makakahinga dyan. Tatapalan natin. Ang kinagandahan lang na naglalagay ka sa gabi. Kasi yung manok nakatungtong na lang sa hapunan. No, hindi siya makakahinga. Seryoso to, hindi to nakakatawa. Tumatawa ka. Ha? Ha? Seryoso ako, mukha ba ako nagpapatawa? Hindi. Yan. Hindi lang alam yung nakakatawa sa hindi. Tumatawa. Bakit hindi ka tumatawa yung nakakatawa yung sinasabi ko? Wala. Ha? Yan, yan. Ang takot tuloy manok. Oop, 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 oop. Limang araw na ito. Limang araw na gamit ito. Ito, wala na din oh. Oh. Ito nyo, hindi na paga. Tignan natin yung mabuti. Hindi makakahinga yung bakterya. Kaya nagbubuta siya kasi yung gilid niya, gusto sila umihinga, kailangan nila ng hangin. Ngayon, pinuputol natin yung air supply nila. Oh, matay sila sa loob. Ngayon, maghihilom na lang yan. Mainit pa yan. Pangalawang ano, maganda yan. Mainit. Nakukulob sila. Yan. Patong mo. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Oop, oop, oop. Yan. Diba? Kitang-kita ho. Nakapakat ho. Dapat to pantay. So, ano lang to. Turo sa TJT yan. Sinishare ko lang sa inyo para kung may tibak man. Mas maganda, sa hapon pa lang, brushin nyo na. Babrushin nyo para matanggal yung mga dikit na putik o lupa. So, boy. Cardo. Ano ba gagawin natin ngayon? Ito natin ng tibak ng malong. Gagamutin. Gagamutin? Ha. So, buksan mo yung tubig. So, ganito ginagawa namin kapag naggagamot kami ng tibak. Ginagawa namin, binababad namin sa tubig para kahit pa paano hindi makahinga yung bakterya dun sa paan niya. Ganyan lang. Tapos pagkagabi, nilalagyan namin ng Vaseline. Vaseline petroleum gel. Lubog dapat lagi yung paa sa tubig. Laging malinis. Nilalagyan namin ng Zone Rocks yung tubig. Hop. Patay mo na. Hey, patay mo na. Update lang natin, no? So, meron na tong mga 10 buwan. Simula nung nag-vlog tayo nung nakaraan. Napakita natin yung ano. So, ito na yung paano ngayon. Mag-zoom natin. So, ito na yung paano ngayon, no? Hindi na ganung maga. Tapos malambot na. Halos wala nang tibak. Patay na yung kanyang ano. Oh, ito din. Oop, oop, oop. Oop, oop. Malambot na. Wala na. Pagaling na to. Pwede na. Oop, 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 oop. Ito rin. Wala na. Ang nakaraan yan, nakabit dito yan, pagampaga yan. Nakikita nyo din sa ano. Okay na. Oop, gawin mo dyan. Okay. So, ngayon, whoop, whoop,
So ngayon, papakita naman natin yung mga dahilan. Papakita natin yung mga dahilan kung bakit nagkakatibak yung manok, no? Unang-una, yung mga kulungan na katulad nito. At hindi ako gumawa nito. Sino ba gumawa nito? Ha? Sino gumawa nito? Sino gumawa yan? Sinoy. Yan, makikita nyo, oh. Yan yung mga dahilan. Yan, yung mga bato na yan. Kailangan yan, pinaghalong buhangin sa garden soil. Alam ko ba sa gumawa nito? Oh, ayan o, oh, mga dahilan kung bakit nagkakatibak. Dati itong breeding chain. Ayan pa isa. Ayan pa isa. Oh, alalaki ng bato, oh. Ngayon yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tibak. Unang-una, mabigat yung manok mo. Tapos may hapunan. Bababa yan, siyempre. Akyat, bababa, akyat, bababa. Nagkakaroon ng sugat doon. Nasasaktan yung pinakatalampakan ng manok dahil sa mga matitigas na bato. Tako pa. Diba? Oh. Tako pa. Ano bang ginagawa mo sa manok, boy? Lalo, lagi... Akyat baba, lipan. Oh. Akyat baba, tapos papakuin mo pa. Nakita ko lang yung pako. Ito, yan. Nilagay. Ito ang iiwasan natin para hindi magkatibak yung manok natin. Tapos yung mga lugar na matitigas yung ano, matitigas na yung lupa tulad na ito, yan, ito, yan, ito, yung mga ganyan, matitigas. Tapos yung hapunan nyo matataas. Pagka ganyan, magtibak ang mangyayari. Once na nabugbog kasi yung paa ng manok, nagkakaroon to ng ano, entry ng bacteria o virus. Pero karamihan bakteriyang tumatama.